Hello, mga master. Uy, ano to? Parang niya, ayoko yan. Antipulo. Good day, welcome back. Nandito na naman tayo sa ating YouTube channel. At syempre, mabiyahe na naman tayo sa ating Lala Move serie. Ang oras ay 9:30 ng umaga. So yan, kasama natin naman natin yung ating Rusi. Yan o. Ang Rusi natin na malupit. 30,000 plus 30,000 kilometers, mga master. Walang issue. Nasa nag-maintain lang yan. Apo mo lang. Sandaan. Kasya yan. Balik na naman tayo sa ating Lala Move, mga master. Lala Move series again. At ngayon lang tayo ulit pabiyahe. After na mga ano, nung nakaraan na palpak na dalawang biyahe natin, subok natin. So, nag-leave tayo ulit. And then ngayon, Monday. Monday ba? Oh, Monday. And July 1. So, another vlog. Sana maging positive ang outcome ng biyahe natin, mga master, kahit tanghali na tayo lumabas. So, mamaya mayroon tayo pag-uusapan na maganda at very interesting na usapin, mga master. Para to sa lahat ng mga bagong rider at dun sa mga hindi nakakaintindi. No? So, mamaya, i-reveal ko kung ano yung usapin natin na yan. Kuha muna tayo ng booking bago natin pag-usapan. So, baka nyo yan, napaka-importante nun malaman ng mga client at mga rider at dun sa mga naggagaling-galingan dito sa ano, Lala Move, kahit hindi naman buong biyahe. Okay, so meron kasi ako nakitang comment sa ating post and natatawa ako doon kasi parang hindi niya ginagamit yung kanyang brain. Kahit naman sino, kung iisipin mo, eh talagang sablay talaga yun. So mamaya na, kuha muna tayo ng booking bago tayo magkwentuhan. Okay? So ano nga bang ating game plan for today? Ang game plan natin for today is anything goes. Basta magandang pair, mga master, kikita tayo at hindi tayo lugi, titirahin natin yan, no? Mapamalayo man yan o malapit, so tira tayo dyan. Kasi kakalabas-labas lang natin, no? Half day pa rin as usual, ganun pa rin naman. At walang pagbabago yung ating ruta. Maka-apat na booking lang tayo, 4-5, okay na yung mga master. Okay. Magti 30 minutes na tayo nag-aantay ng booking, mga master, pero wala pa rin tayo nakukuhang booking. Ayan, so namimili pa rin ako ng booking, no, na medyo pasok sa ating ano, ruta. Meron mga ano, kaso lang, meron mga ganda, kaso lang hindi natin ruta yan eh. Hindi natin kabisado yung lugar. Eh, mahirap pumasok sa lugar na hindi mo kabisado, mga master. No, Cebu, Batangas, 311. So, wala pa rin booking. Yes! Shout out sa'yo. Ayun, no? Saan biyahe mo? Manila to, Pedro, at saka Manila, Pedro. Ayos, ha? Tangali ako, doon ako dumadaan sa likod. Ah, dito na. Kanina pa ako nandito, walang booking eh. Shout out ko yung taga-ano ako eh, Dumaguete. Ayun, Dumaguete. Saya. Ayun. Saka yung anak ko na sa trabaho ko. Ayun, shout out. Ingat ka sa biyahe mo. Okay, ikaw din. Wala. Nakailan ka na ba? Ha? Bago pa lang? Ano, nung September. Oh. Ilan ang pangilang biyahe na to? Dalawa lang to. Dalawa. Eh, Busmel to. Kailangan mo si Busmel? Oh, dyan. Oh, dyan. Pero ano to, Pedro Hill. Ah. Kanina pa ako nandito, nag-abang ako ng booking na malayo. Lagi kakita dito, nanonood ako sa vlog mo. Sabi, lagi ka, minsan dun sa kabila, no? Sa kabila, oo. Alam mo ito, lagi kong dito sa anak. Lagi ako nagtatago, eh. Sige, ingat, boss. Okay. Ito kay Busmel yung isa. Ayos. Ako wala pa, eh. Mamaya pa. Kalalabas mo lang. Oo. Dito lang, di ba? Dito lang. Sige, ingat. Okay. Shoutout sa'yo, sir. Hindi ko na natanong yung pangalan niya. Sana kumita ka ng marami ngayong araw na ito. Okay, let's go. Puntahan na natin. Doon nga. Tawag tayo para sigurado. Hello po. Hello po. Good morning po. Sa Lala Move po ito.
Alright, alright. Let's go, let's go, let's go. Ayan, first pick-up natin, mga master. So, ito, fault natin to, no? Kasalanan natin. Bakit pagkain yung ano. So, kukunin natin to, syempre. Kasi, maayos naman ang ano, ang booking. Basta maayos ang pagkakapak. Okay na sa akin yan. Huwag lang yung basta na lang ipapak. Alam mo, kailangan mo talaga maging masailan din, no? As a rider, diba? Kailangan yung, ito, sasabihin ko na to dun sa mga ano, mga bagong mga rider na ano. Kailangan nyo maging masailan sa pagkuha ng booking, mga master. Kasi diyan nakasalalay ang ano nyo, ang biyahe nyo. At saka diyan nakasalalay yung, diba, yung kaligtasan nyo. Yun ang napaka-importante. So wag lang tayo basta-basta kukuha ng booking na alanganin. Kung kinakailangan mag-cancel, mag-cancel kayo. Hindi sa pagiging ano yan, ha. Hindi sa pagiging tawag nito, maarte. Pero syempre, ikaw po ang masusunod kung ano yung gusto mong isakay dyan sa motor mo. Imagine mo, motor mo yan eh. Ikaw ang gumagastos dyan, ikaw ang nagbabayad dyan, inuhulugan mo, maintenance yan sa'yo. Diba, lahat, lahat ng ano mo dyan sa motor mo, sa'yo lahat. Eh, hindi po pwede na ano, na kung ano yung ipadala sa'yo ng kliyente, dadalhin mo. Diba, kahit na alanganin ka na o masisira na yung motor mo, magagasgasan ba yung motor mo, ikakapahamak mo, diba? Ilan naman yung ano yung napaka-importante dyan. Marami namang booking, bakit kailangan mong mag-suicide sa ibang booking na hindi naman dapat para sa motor? Diba? Pick-upin muna natin tong ano, parcel natin. Food. Hello po. Nandito na po ako sa pickup, lalamove. Ano kayang ano, pwede bang ito, pwedeng pagbatungan to. 24 kilometers. Okay na? Okay. Ah, sige. Salamat. Anong dadrop pa natin doon? Bahay lang. Okay, ma'am. Sige. Okay. So, ayun mga master, ginawang 250. Eh, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Alright, let's go, let's go, let's go, let's go. Ayan na. Meron na tayong talagang tanggal ang double book natin dito, mga master. Hindi naman mabigat to. Kayang-kaya naman ang bracket natin. Pero, syempre, double ingat pa rin tayo. Okay, okay. So, ayan mga master. Try natin yung maghanap ng kasabay, ha. Pag wala, diretso na natin to. Wala tayong magagawa. Ah, rules is rules. Pag pagkain, huwag natin pagantayin. Personal rules din natin yan, no? And initiative. 10 minutes waiting. Pag wala nakuha, diretso na tayo. So, nandito na naman tayo mga master sa pinakamahirap na parte ng pagbabiyahe. Yung paghahanap ng second booking. Yan po ang pinakamahirap sa lahat, no? Kung mahirap kumuha ng booking, first booking, mas mahirap kumuha ng second booking. Natin ngayon, since na hindi tayo nakakuha ng booking, idiretso na natin itong ano, itong booking natin. Single book na to papuntang Marikina, no? Kasi pagkain to eh. Ganun talaga, wala tayong magagawa sa ganyan, sa pagkain. Eh, tinanggap natin yung bayad. So, the moment na tinanggap mo yan at nag-agree ka sa kliyente, wala namang problema, idiretso mo na, di ba? So, yan. Ganun talaga, mga master. So, ito. Pag-uusapan natin itong comment ng isang, ano, nung isang nag-comment. In related to doon sa huli nating upload nung nakaraan na pinakancel natin dahil nga mali nga yung pinpoint na so, galing tayo sa malayo, tapos mali yung pinpoint. Aminado naman yung kliyente na mali sila. Kaso lang, yan mga master, hindi sapat yung pag-amin ng kliyente na mali sila para maging uto-uto ka. Di ba? Nagigat nyo yung ibig ko sabihin. Hindi sapat ang pag-amin ng kliyente na mali sila para maging uto-uto ka. Para ituloy mo yung booking. Na alam mo naman na siguradong malulugi ka doon sa biyahe na yun. No? Eh, syempre, kailangan mo rin gumamit ng utak para naman, ano, para naman kumita ka ng, ano, hindi naman po pwedeng
Okay, sasabihin ng client, ay kasalanan ko eh, sige, pick up mo na yan kahit mali, di ba? Tapos ikaw naman si tanga, sige ka naman, sunod ka naman. Kaya dumadami yung mga mali-maling booking eh, na hindi inaayos eh. Di ba? So ito, pag-usapan natin yung mga master, yung comment niya lang. Kasi yun dun, ano talaga yun, kumbaga na-pinpoint ako dun sa comment, na-trigger ako dun sa comment niya yun. Kasi nga, nakakatawa yung comment niya, parang hindi niya naiisip, bakit kinancel ko yung booking kahit na pwede ko naman puntahan. Okay, so sabi niya, master, ha, binaybay mo na din, din yung pasan San Dionysius. Sabog ka ata. Huwag hypocrite. Mas ok na sana eh. Aminado naman yung client na nagkamali sila. Dapat kinonvert mo na agad sa sales. Yun. Kesa nag-feeling ka na naman na hindi mo kailangan ang pera. Ha. So, yun mga master. Nag-get nyo yung comment niya. So, nabasa ko yun at doon pa lang natawa na ako. Pero, re-replyan ko na siya. And, ayun nga. Ito yung point dyan mga master. Di ba? Ang gusto niya mangyari kasi, kahit na mali na yung kliyente, eh, gusto niya raw ituloy ko pa raw yung ano. Ituloy ko raw yung booking. Kasi nga, papunta naman daw yung way ko doon din sa pick up. So, ito ang totoong istorya ng mga master. I-explain ko lang. Actually, hindi ko kailangan mag-explain kasi kung gagamit ka ng critical thinking, alam mo na dapat hindi talaga tatanggapin yung booking na yun eh. Pero para dun sa mga hindi nakakaintindi, at para dun sa mga bago, syempre ito, address ko to sa mga bagong rider na huwag kayong kukuha ng ganong klaseng booking mga master. Yung tipong mali na nga, itutuwid mo pa yung mali. Diba? Kaya marami na mimihasa. Diba na okay lang magkamali kasi yan naman si rider kahit mali-mali. Tatanggapin pa rin yung booking yan eh. Diba? Okay lang yan. Ganun. Sige, pinpoint mo kung saan. Pupuntahan nila yan kasi kailangan ng pera ng mga yan eh. Kahit maging uto-uto yan, okay lang yan. Diba? Hindi naman dapat tayo ganun bilang isang rider. Kasi tayo po ay gumagastos sa gasolina. Diba? Yung pagod natin. No? Yung effort natin para dun sa ano. Sa pag-pick up ng booking. Hindi po pwedeng pagmali. Sige lang ng sige kahit alam mo nang talo ka na. So, ang nangyari kasi dyan mong master doon sa booking na yun. Kaya ako talaga pinakancel na yun at hindi ko na tinuloy yung booking. Kasi ganito yan. Kinuha ko yung booking kasi alam kong okay yung fare, no? Kabisado ko yung lugar. Tapos medyo panalo naman yung fare. 195 yata. At ang ano lang doon, medyo malayo yung pick up. So, from my ano starting point to pick up is 5 to 6 kilometers ang layo. So, medyo malayo talaga kasi kadalasan pumipick up lang ako 3 kilometers lang. Eh, since na ang goal nga natin doon is kumita kahit papaano, di ba? Tapos, makakuha ng kasabay para mas malaki. So, kinuha ko na yung booking na yun. So, yun. Tinawagan ko yung ano, yung kliyente, di ba? At alam ko na maaari, inalam natin kung ano yung dadalhin, okay naman sa atin, no? Naka-seal na maayos, so okay. So, good. Sabi ko, puntahan ko na. So, tama yung address, mga master. Ngayon, pagpunta ko dun sa address, after, ano, biyahe, no, 5 kilometers o 6 kilometers, pagdating ko dun sa pick-up point mismo, dun sa pinpoint, tama yung street. And, ang problema lang, mga master, tama yung street, pareho ang address, pero magkaibang lugar. Yun ang easy dun eh. So, i-short din natin kasalanan yung kasi dun tayo pininpoint eh. So, tinawagan ko yung pick up, sabi ko, nandito na ako sa pick up point, ganyan. So, sinasabi ng pick up na ganitong address daw. Sabi ko, tama yung street, pero walang ganyang number dito. Diba? So, without knowing na yung address pala, ay hindi doon sa ano sa mismong pinpoint, so mali. Ang layo mga master sa pinpoint ang tamang location ng address. So anong dapat natin gawin doon mga master? Dapat alamin natin kung gaano kalayo yung ano yung wrong pinpoint, di ba? Kasi ano eh tawag nito para malaman natin kung pwede natin pick upin o hindi. So, nalaman ko mga master na yung wrong pinpoint is 5 kilometers simula doon sa pwesto natin. Siyempre, ako nag
nagka-calculate naman tayo, alam natin yan kung tayo ay malulugi o hindi, di ba? So, dun pa lang sa 5 kilometers ang pinpoint, dun sa wrong pinpoint, alam ko na mga master na kapag tinanggap ko yung booking na yun, suicide na yun. Magpapagod lang tayo doon. Tapos, ang mangyari nun, lugi tayo, di ba? Tapos, mapapagod lang tayo. Sumumukha lang tayong tanga doon. Di ba? Parang nangyari nun, naging uto-uto ka lang kung itutuloy mo pa yung booking na yun. So, kaya, obligado talagang ipa-cancel natin yung booking, no? Hindi dahil sa hindi natin kailangan ng pera, hindi yun ang reason doon, master. Lahat ng tao kailangan ng pera, alam niyo yan. Hindi rin sa pagiging ipokrito. Kasi, kung ipokrito ka, itutuloy mo pa rin yung booking na yun, sigurado. Di ba? Kasi kikita ka ng kulang-kulang 200. Di ba? Ang point doon is, ginagamit mo lang dapat yung utak mo, no? At alam mo kung saan ka lalagay. Di ba? Imaginin mo, 5 kilometers ang pick up, tapos another 5 kilometers ang wrong pinpoint. Ilang kilometro yun, mga master? 10 kilometers na yun. Di ba? Doon sa 10 kilometers na yun, mga master, magkano na yung nawala sa'yo doon sa gasolina? At saka kung susumahin total mo, di ba? Nagaget yung point ko doon, 10 kilometers na walang bayad para lang pick upin mo yung wrong pinpoint. Tapos ang gusto mo, eh, ituloy ko pa rin yung booking kasi nga, sa paniniwala mong hipokrito ako at hindi ko kailangan ng pera, nagpipiling na hindi ko kailangan ng pera. Diba? Ikaw kaya ang lumagay sa kalagayan natin na ganun. Wrong pinpoint, tapos napakalayo, pupuntahan mo pa ba? Ay, Diyos me. So, doon pala mga master, alam mong 10 kilometers ng difference, tapos babiyahe ka pa ng 20 kilometers plus kasi nasa 24 kilometers ang drop of point. So, that's roughly 34 kilometers, mga master, ang pabiyahiin mo. Di ba? So, lugi-lugi ka na sa less than 200 sa 34 kilometers. Tapos, ibabiyahe mo yun. Ngayon, anong point doon, mga master? Mali na yung booking, itutuwid mo pa. So, ang tuturuan mo yung kliyente na okay lang magkamali kasi yung mga rider na yan eh, tatanggapin yan kahit mali-mali ang pinpoint. Diba? Hindi yung sapat na dahilan para ituloy pa natin yung booking na ganun kahit na yung accept na nung nagbook na mali sila. Hindi sapat na dahilan yun, mga master. Ah, okay. So, nag-sorry naman eh. Diba? Sapat na ba yung sorry para diba para ituloy mo pa yun? Hindi para kang kumuha ng bato tapos pinukpok mo sa ulo mo. Ano, nagpauto ka lang? Diyos me. Nakakatawa yung ano, yung ganong dahilan, mga master. Diba? Hindi, yung mga ganong booking, mga master, hindi mo kailangan i-convert sa sales yun. Wala kang ino-offer na additional dun sa ano eh, sa tawag nito, sa wrong pinpoint eh. Okay lang kung magkakaroon ng additional eh, kaso wala. Anong sabi nila? Sorry lang. Diba? Oh. Ngayon, bibigyan ka ng option para tanggapin mo pa rin yun. Ang point doon, mga master, actually napakaraming point kung iintindihin lang nung ano, nung hindi nakakaintindi maigi. Alalahanin niyo dito sa Lalamove, ang tagal ko na sinasabi. Na dito, mga master, ikaw din ang boss kahit papaano, 'di ba? Kasi motor mo 'yan eh, sasakyan mo 'yan. Ikaw 'yung masusunod diyan, 'di ba? Ikaw 'yung mapapagod. Pag wala kang kinita, mapapagod ka. Gagastos ka sa gasolina, meron ka pang top up. Ang daming factors na kailangan eh maging maselan din tayo sa pagpili ng booking. Hindi ko lang alam kung ito eh bumabiyahe siya sa Lalamove. Siguro kung bumabiyahe siya, baka isa siya sa mga nagpapauto sa mga kliyente. Pero sigurado 100% hindi rin niya gagawin yung iniisip niya. May makoment lang yung mga ganun. Diba? Mag-comment down kayo, mga master, kung kayo papayag sa ganun. Na mali na yung booking, mali na yung pinpoint, itutuloy niyo pa rin. Kahit na napakalayo ng wrong pinpoint. Sino sa inyo ang papayag? Walang additional, 'di ba? Magso-sorry lang sila tapos ituloy mo yung ano, booking. Sigurado ako 101% o 110% o 200% walang papayag na ganun.
Diba? Sabi ko nga sa kanya, tanga lang ang papayag dun eh. May 10 kilometers difference eh. Okay lang yung papunta ng pick-up point kasi tinanggap mo naman yung booking eh. Alam mong 5 kilometers yung ano, yung pick-up. Kasi kaya ako kinuha yun, mga master, kasi may plano ako doon. 'Di ba? Sasabayan ko talaga yun doon mismo sa area na yun. No? Syempre, pag naka-design na yung plano mo sa isang booking, pag nasira yun, mga master, nakakatamad talaga yun. So, ano gagawin natin? Ako, ika-cancel ko yun. Wala nang isip-isip, di ba? Hindi na ako magdadalawang isip na hindi i-cancel yun. Pero anong ginawa natin? Tinuruan pa rin natin yung kliyente paano i-cancel ng tama at i-book ng tama yung booking. Kasi sinabi ko sa kanya, kapag inulit lang nila yung booking na yan, uulit lang din yung mali. May kukuhang rider at maaabala si rider, dun din punta. Tama ba? So, nag-agree naman siya. Sige, kakancel nila. Ganyan-ganyan. Tumawag pa nga sila sa akin eh. Nag-sorry. Accept natin yung sorry. Wala naman tayong hininging ano. Wala naman tayong hininging bayad dun sa pag-sorry niya. Diba? Hindi nga tayo nagalit eh. Sa kanya eh. Kinausap natin na maayos yung kliyente kung ano yung gagawin nila. Tinuruan natin. Oh, walang mali dun sa ginawa natin, mga master. Ngayon, ang pinupunto nung nag-comment, bakit daw ano? Bakit daw tawag nito? Hindi pa natin tinuloy. Sabi ko sa kanya, kanya-kanyang trip yan eh. Ano bang bakialam niya kung gusto ko nang umuwi? Diba? At doon din naman ang daan ko, diba? Magkaiba yung uuwi ng bahay sa babiyahe na magpapauto ka. At least, pag umuwi ako, masarap ang buhay ko sa bahay. Diba? Mag-i-edit na lang ako ng video. Hindi pa ako mainitan. Hindi ako maulanan. So, decision ko yun eh. Walang pakialaman ng decision. Gusto kong umuwi eh. Diba? Hindi ko makita yung point niya kung saan siya, ano, kung bakit, ano siya, kumbaga, triggered din siya dun sa ginawa natin. Natatawa pa siya. Kung susumahin total, siya yung nakakatawa. Kasi yung balak niya, yata, ganun. Siyempre dito sa, ano, sa lalamob, sinasabi ko sa inyo, lalo na dun sa mga baguhan, huwag kayong magpapauto. Diba? Ang baba na ng pair. Napakababa na nga ng pair, papauto ka pa rin. Napaka-ipokrito mo. Yan ang totoo. Ipokrito ka kung magpapauto ka pa. Diba? Para lang masabi na may booking ka. Diyos me. Siyempre, hindi naman tayo ganun. Alam mo, dun sa comment mo na pinamumukha natin, hindi natin kailangan ng pera. Mga master, walang taong hindi kailangan ng pera. Ang hindi ko lang gusto doon, kaya ganun yun, kaya kinancel ko yun, hindi lang talaga ako uto-uto. Ayun, hindi dahil sa hindi natin kailangan ng pera. Ayoko lang magpa-uto. Na alam mo nang lugi ka, 'di ba? Tapos ibabiyahe mo pa din. Kaya nga natawa nga ako dun sa comment niya eh. Sabi ko, gamit-gamit ng utak kahit papaano, 'di ba? Napaka-simpleng ano lang noon, napaka-simpleng sitwasyon lang noon, mga master. Pag hindi mo paginamit yung pag-iisip natin dyan, ano na lang ang mangyayari sa mga rider. Tapos halata mo yung mga haters eh, kahit may ginawa kang maganda, talagang pangit pa rin sa kanila. kahit naman siya yung lumagay sa sitwasyon natin, hindi niya pa rin gagawin yun eh. O kailangan natin ng pera, syempre, kaya nga tayo bumiyahe sa lalamove eh. Kailangan natin kumita, hindi natin kailangan magpauto, di ba? Kaya dun sa mga ano, sa mga rider, sa mga paguhang rider, kailangan din mga master, tingnan din natin yung sitwasyon. Alam natin na hindi naman lahat perfecto yung nagbubook, di ba? Minsan nagkakamali talaga yan, and accept natin yan. Minsan 2 kilometers ang pin location na ano, na mali, di ba? Tingnan din natin yung ano, yung ruta. Ngayon kung pwede naman, why not, di ba? Pero pag hindi na pwede, huwag yun ang pilitin. Diba? Para lang masabing hero ka. Magpapakahero ka pa sa ganun para lang masabing, oh, sige, tinanggap niya eh. Diba? Na-weirduhan ako dun sa kanya. Ah, ganyan mag-isip to. yung iba, minsan mali nang ang pinpoint, galit pa eh. Diba? Oh, sila na yung gumawa ng booking ha. Siyempre tayo, may karapatan din tayo. At tumanggi.
kaya ka nga bumibiyahe kasi kailangan mo ng pera, tapos ganun. So, yun mga master. Alam ko marami pa akong sasabihin regarding dyan eh. Medyo ano lang, syempre nakalimutan din natin. Pero alam nyo na yung sa mga nakakaintindi, sa mga legit na naglalalamove, alam nila yung pinupunto ko doon. Diba? So, yun lang ang punto ko. Actually, hindi ko kailangan magano magpaliwanag, diba? Pero mas maganda na napag-uusapan para din dun sa iba na ano, na mga makaka-experience ng na-experience natin. From the very start naman mga master eh, nung naglalamog tayo, yun talaga yung rules natin eh. Diba? Hindi tayo tatanggap ng booking na alam natin na para tayong ano, kumuha ng bato, ipupukpok natin sa ulo natin. At hindi tayo superhero mga master, 'di ba? Syempre, alam natin yung kapasidad natin. Tao lang tayo, mapapagod tayo, 'di ba? At dito sa Lalamove, paulit-ulit ko nga 'tong sinasabi, ang labanan dito yung expenses mo sa gasolina, 'di ba? At saka yung pagod mo, mga master. Hindi kayang ano yon pantayan ng ano ng halaga. Yung service mo, 'di ba? Kahit nakakarampot na nga lang yung ano yung kinikita mo eh. Nagsusumika pa yung ibang mga rider para lang ma-deliver yung parcel, 'di ba? Nang maayos. Kahit alam nilang mababa na yung fare. Pero wag naman sana dumating sa point na kahit nauutuin ka na, eh, sige ka pa rin. Kasi nga, para lang masabi ng iba na superhero ka. Eh, ako, sinasabi ko na sa inyo mga master, hindi ako ganun. Hindi talaga ako uto-uto. Diba? Hindi ako magpapauto. Ba't ako magpapauto? Kaya nga tayo bumibiyahe kasi para kumita ng pera tapos sasabihin mo, ano, hindi natin kailangan. Diba? Kung hindi natin kailangan ng pera mga master, 'di ba? Eh di sana wala tayo dito, hindi tayo bumibiyahe. 'Di ba? Ang punto, another point mga master, hindi lang talaga tayo magpapauto. Kasi nga kailangan natin ng pera, kailangan natin kumita, hindi natin kailangan mag-negative. Kaya ka bumibiyahe hindi para mag-negative. Kaya ka bumibiyahe is to earn money. Diba? Kahit na maliit na halaga lang. Bakit ka bubiyahe na alam mong lugi ka? Diba? Oh, diba isang katangahan yun? Na alam mo nang negative ka na, lugi ka na, itutuloy mo pa rin. Ang daming punto na ano na pwede mong intindihin kung bakit hindi ko kinuha yung booking na yon at ako'y umuwi na lang. Kasi mas matimbang sa akin yung magpahinga na lang kaysa magpagod. 'Di ba? Gets na? Oh. Mas masarap magpahinga mga master kaysa magpagod ka at tutuin ka. Tapos expenses mo pa, lugi ka pa. Oh, sana ano, kung mapapanood mo ulit ito, I'm sure nanonood ka naman ng mga vlog ko eh. Kasi nakakapag-comment ka nga, kilala mo nga ako eh. Hindi tayo role model dito mga master. Totoo lang yung sinasabi natin. So kung ano, kung talagang ganyan yung mindset mo, sige kunin mo yung mga booking na patalo, palugi, di ba? Hindi naman, ikaw naman na mapapagod eh. Ikaw naman na magsasayang ng oras eh. Hindi naman kami. Basta kami, doon sa mga nakakaintindi, mga master, doon lang tayo sa kikita tayo. Tama ba ako? Doon lang tayo sa kahit papaano mayroon tayong mayuwi sa pamilya natin. So, yun po ang pinupunto ko dito. Kaya talagang pinagmamalaki kung kinansel ko yung booking na yun. So, mahaba na ba yung kwentuhan natin? Ayan, mga master. So, sana naintindihan ng iba, no? Na ano, kailangan natin yun. Kailangan natin i-cancel yun. Ang dami ko ng vlog na ganyan, mga master. Paulit-ulit na nga lang yun. So, yun lang. Nasa sa inyo na kung iba talaga yung pananaw nyo sa buhay nyo at sa pagbabiyahe nyo.
diba? Eh, basta ako, yun. Yun ang ano ko. Yun ang maliwanag sa isipan ko, no? Tsaka, bakit ba nila bakit mo ba pinakikilaman yung ano ko, trip ko eh? Trip ko yan. Yun ang gusto kong gawin eh. Desisyon ko yun eh. Desisyon ko. Ay nako, yan ang nga lang muna mga master. Tuloy ang biyahe natin, pero tatapusin lang muna natin itong vlog natin dito. Sana may naintindihan yung iba, no? Sana nakapulot kayo ng konting aral dyan sa mga napag-usapan natin. So, part 1. Mahaba masyado yung vlog natin, ha? So, yun lang. Till next time, maraming salamat po sa inyo lahat. Magkita-kita tayo ulit sa mga susunod na updates. Tuloy ang biyahe.